Sige, ano tayo, discussion, any comments or mga reflections dito sa topic natin for tonight? Pwede tayo mag-raise hand o kaya naman pwede rin tayong mag-comment sa ating chat. Sige, go bro, Arvin. Hello. Clear ba, Pas? Yes, bro. Ayan, sige, post ka lang. Yan, shoutout din para kay Brother Jeshu. Salamat, bro. Kasama ka namin. Let's go. Ayan, let me just read the short reflection. So, muli, salamat mga kapatid sa pagsama sa atin. Salamat din pa sa pag-aaral natin ngayon. Maliwalhatiin, Diyos. Number one. Christ has shown us the highest form of respect through his sacrifice Baptist and ministry. Baptist ka talaga, bro. Three pointers. Hey, to those whom were the least respected in society. So first point pa lang, malino kay Christ. He'd shown respect to all. Yan yung siyempre number one kay Christ. Pero he's shown greater respect to those whom sa tingin ng lipunan ay laylayan or yung mga ika nga nila patapon sa lipunan. Napakabuti ni Kristo dito kasi in a sense siya talaga yung nanguna at nag-period sa atin. What does respect look like? And it looks to minister to those who are in need. Second point, we are called to respect those who are hard to respect. We are not called to reciprocate disrespect but greater disrespect. And ito rin yung mga hard sayings ni Christ. Ginawan ka na mali, ano dapat mong gawin? Bawian ba sila na mas masahol? May tendency kasi minsan tayo na kahit mga mature Christians na may ganun thoughts. Or in ataw dito unintentional actions masahol na kung intentional pero panawagan sa atin we pray for those who persecute us we help those who cannot help themselves kaya napakabuti ng Diyos in a sense na tayo pero pinakita pa rin tayo ng respect ng Diyos na siya na nagsakripisyo sa atin siya na nabuhay at namatay para sa atin he showed us the highest respect the highest honor so yun napakabuti ng Diyos din and sa third point in a positive note disrespect dies in a heart filled with the graces and mercies of God. Respect becomes natural because it comes as a blessed gift from above. And part talaga ng pag-show ng love natin. Mahirap talaga mag-love pas kung walang respect. Mayroon mag-love sa mga kapatiran kung hindi mo sila re-respetuhin. Baano pa, bilang mga Kristiyano na tinubos ni Kristo na pinakitaan ng pinakamataas na respeto, mawalan tayo ng, ano, ng excuse eh. Matutulong na ma-mortify yung sinful grumbling natin para magkaroon ng virtuous na respect si bawat kapatiran. And not for the sake na may hinahabol tayo, kundi nirespect natin dahil na nararapat i-respect ang mga kapatid natin dahil mas na, what they call this, mas deserving sila ng respect kaysa sa atin. And hopefully na itong mga na-reflect kapas ay maging totoo, may pamuhay sa mga panahon na hindi convenient mag-respeto, pero respetuhin pa rin. Iba-iba yung itsura, pero iisa pa rin ang panawagan, ng respeto, dahil ito ay utos ng Diyos. So yun lang naman pas. So let me read the questions. Number one, what is to be our response when we are disrespected? So parang napasadahan ko na ni Pas. Pero sa study, Pas, ano ba yung dapat na maging tugon natin bilang mga Kristiyano? Sa kapakristiyano ng disrespect sa atin, mas ano na pala kung unbeliever. So should we deal with that? So second point is, our second question, how is respect exercised with respect to forgiveness of others? Yung point ng question, Pas, yung concept kasi na kapag ba hindi ka nagpapatawad, hindi mo ba nirespeto yung kapwa mo? Parang may ganun bang concept na related doon? Yung third point, your third question, how are we to differentiate respect from flattery? Kasi may point kasi na parang tingin natin respect, pero flattery na pala, tapos hindi na patatama, so sobra na. So may concept bang ganun? May concept ba na ganun na too much respect that could lead to flattery? Or may flattery ba talaga na respect? Ganun naman na idea. Din yung pang-apat, so usapin kasi ng conflict resolution, what does it look like to respectfully disagree? Kasi minsan, binabatan lang natin ng, ano eh, for the sake lang na may button. So yun yung parang mga questions ko pas regarding talaga sa details sa interaction ng respect. So yun lang naman. Salamat.
Thank you dun bro, lalo na dun sa mga reflections. No? Ang hindi ko lang very clear na masasagot yung number two. Mm-hmm. Dahil yung number two, of course, inutusan tayo ng Panginoon to forgive. Kailangan natin talaga magpatawad because of the initial forgiveness ng Diyos sa atin. To forgive us our sins, just as we have forgiven our debtors. Sabi ni Jesus sa Lord's Prayer. However, hindi ko lang siya ma-relate sa isip ko. yung connection niya sa respect, perhaps kailangan ko pang pag-isipan yun. O kaya marami pang discussion. Pero siguro yun lang hindi ko masasagot. Yung una, ano yung response natin kapag dinisrespect tayo? Ang clear sa Bible ay yung respect natin ay hindi nakabase kung paano tayo tratuhin ng iba. Yung respect ay hindi nakabase kung paano tayo tratuhin ng iba. Hindi natin nirespeto kung sino lang yung may respeto sa atin. Hindi yan ang patakaran ng Bible, hindi yan ang utos ng Diyos, hindi yan ang Kristiyanong mindset at character. Ang maganda yung sinabi mo kanina, kung ikukumpletuhin natin yun, love those who hate you, pray for them, for those who spitefully use you. May pagpipray yung user. and even those who persecute you. Ito mga to, yung walang respeto yung may galit sa'yo, walang respeto yung gumagamit sa'yo, walang respeto rin yung nagpa-persecute sa'yo. Pero ang sabi ni Jesus, do good to them. Gawan sila ng kabutihan. So therefore, hindi disrespect ang sagot sa disrespect. Ganyan yung nangyayari sa, lalo na sa, yan yung tooth for a tooth, eye for an eye, na iniisip natin na pwede kong gawin ito sa lahat ng parte ng buhay ko, lalo na sa authority. Hindi pwedeng sabi, nagpo-post ako sa Facebook. Regarding na dapat mahalin ang mister, yung misis niya, unconditionally. Dapat, on the other hand, kailangan irespeto ng misis yung mister niya, unconditionally. May nag-PM sa akin. Grabe. Sa akin, regarding that. Ang sabi niya, hanggang kailan ko dapat respetuhin yung asawa ko. So you see here, sa culture natin, non-negotiable na dapat mahalin ng mister ang misis. Unconditionally. Pero somehow, parang off kapag ang sinabi natin ay unconditional dapat ang respect ng misis sa mister. Na yung love ng Mr. sa Mrs. dapat hindi nakabase sa loveliness niya. Sa pagiging lovable niya. Kahit hindi lovable si Mrs., mahalin mo nang mahalin. Pero somehow, na-inculcate na sa ating culture na kapag hindi respectable si Mr., okay lang sigawan. Okay lang hindi irespeto. So, parang may imbalance, no? Parang hindi tama. Parang bakit ganon? So, sa usapin niya ng respect, sa usapin niya ng honor, tandaan natin na inutusan ng Panginoon tayo kung saan tayo mas vulnerable. Mas vulnerable, kanyari, ang lalaki, mas vulnerable siya na hindi mahalin yung asawa niya. Ayun ang inutusan niya. Mas vulnerable ang mga misis na hindi respeto yung mister niya. Doon siya inutusan. Ganon din sa mga anak. Kunyari, yung mga anak, actually, ayokong nagko-comment sa mga chika-chika. Yung kay Carlos Yulo at magulang niya. Dami pinag-uusapan. Tapos, ang nagiging issue na ngayon, na yung mga usapin na yung mga anak ay wag gawing investment. Mga anak ay wag gawing... Totoo naman yan, di ba? Totoo naman. Pero hindi reason yon para i-disrespeto yung magulang. Hindi yun usapin na, ang magulang ko, ginagawa ko is investment, therefore, I will disrespect them. Oops. Hindi ah. Sino may sabi na dapat gawin yon?
Hindi totoo yun. Hindi makakristaano yun. Hindi dapat lumalabas sa bibig ng mga mananampalataya yun. So, ang response sa disrespect ay never disrespect. Naalala ko si... Sorry, magde-dwell ako ng konti. Nung Rebap Asok, nung sa Rebap Asok meeting, ang nag-teach ay si Pastor Manny Avena. Si Pastor Manny Avena ng Valley View Baptist Church. Sa usapin ng social status, mataas siya. Ang taas ng position niya nung by vocational siya, nasa Meralco siya. Ang taas ng position niya doon. Tapos, siya yung pastor ng church nila na medyo, sabihin natin, hindi maliit. Tapos, nag-park siya kasi may transaction sa isang building. Tapos, paglabas niya dun sa building, pinag-aaway siya nung isang vendor. Pinag-aaway talaga siya nung isang nagtitinda dun. Sabi, pwesto ko yan, hinara kami, pwesto ko, ganun-ganun. Pero ang ginawa niya, hindi niya sinabayan. Nagpakumbaba siya, humingi siya ng sorry publicly. Kahit na totoong may parking space yon na para sa transaction niya. Hindi siya nirespeto. Very disrespectful na. Pero ang tugon niya, pasensya na po kayo, ano po bang pwede kong gawin para, ano, isipin mo, hindi, ano to, kung, ano, ibang tao, hindi ganun na magiging tugon. Pero, nagulat daw yung lalaki. Gusto niya, yung lalaki, yung vendor, gusto niya magalit pa. Pero hindi siya magalit. Kasi, hindi niya in-expect na magsusorry. Ang in-expect niya, awayin din siya para maaway niya. Oh, gusto ko, nagulat, para nagulantang yung ano na gusto niyang mainis pero hindi siya mainis. Kasi, yun ang inaasahan niya, dinisrespect kita, i-disrespect mo rin ako, tapos lalo kitang i-disrespect. Gantihan yun. So, pero hindi yung ginawa niya. So, yun ang magandang response. Do good to them who hate you. Do good to them who hate you. Nagawa ka ng masama, sige, gawin mo lalo ng mabuti. Actually, intentional mo pang gawin. Sadyain mo na gawa ng mabuti. Hindi, ano ha, hindi ulterior motive. Just do it. So, yun ang sabi ni Jesus. So, yun yung una, bro. Medyo nag-dwell ako kasi ang dami kong naisip. Pero okay lang, pas. Nabigyan mo kami ng parable. 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 Pas, man, yun. New, modern parable. Number three, bro. Mahirap ano yung flattery sa ka-respect. Pero yung flattery, selfish yun. Ang normal, ang flattery, ginagawa yon para dahil gusto niyang may balik sa kanya. Kunyari, may isang babae, sabi niya, ay, ang ganda mo naman. Kasi umaasa siya, sabihin siya ulit, maganda rin siya. So, nagbibigay siya ng empty praise. Nang wala namang laman, hindi naman talaga totoo. Ang ginagawa niya lang, ano yung, kanina ko pa iniisip yung word na yun eh, yung parang nagpapalakas, ang tawag doon. May estudyante, pinupuri yung teacher niya para maging malakas siya. Pero hindi naman totoo, flattery lang yun. Hindi totoong, yan, sip, yon. Thank you, Gwen, saka, kanina ko pa iniisip yung word na yan eh, hindi ko maalala. Ayun, so, yun, ang sip, flattery yun. Kasi ang totoo, meron siyang ulterior motive. Ang na mali, ang ulterior motive niya ay self-seeking. So, ang totoong respect, binibigay mo yan, stop. Full stop. Nerespeto kita, tapos. It is meant to encourage. Ang respect ay binibigay para mag-encourage, karapat dapat. Hindi ito self-seeking. Yung flattery, hindi sincere. Insincere yan. Ayun, ang pagbibigay ng respect, truthful, totoo talaga na meron. So, mga, ano, yun lang, mga ilang kong naisip, bro.
Pero very ano, mahirap 'yun i-distinguish sa isa't isa kasi kailangan yung gumagawa noon sila yung may motive na tama. Tapos yung last number 4, what does it look like to respectfully disagree? Magandang question 'to. Ang respectful disagreement ay may kakayanan na sumunod kahit hindi yung gusto niya yung nasunod. Mm-hmm. Yun ang totoong respectful disagreement. Apply ko naalala dito yung nasa Prince Caspian. Mm-hmm. Sa Chronicles of Narnia. Si Trumpkin, ay isang dwarf. Dwarf siya. Tapos ang plano nila tawagin yung legendary four kings and queens. Sila Peter, sila Lucy, yan, sila Susan. Pero itong si Trumpkin, hindi siya naniniwala na totoo sila. Kasi itong si Trumpkin, ang disagree siya dun sa plano. Tingin niya hindi makatotohanan yon. Pero nung gagawin na yung plano, siya yung vocal. Lahat agree, siya lang hindi agree. Tapos, nung gagawin na yung plano, walang gusto mag-volunteer. Ang nag-volunteer, si Trumpkin. Kaya takang-taka si Prince Caspian. Sabi niya, akala ko ba ayaw mo nitong plano? Disagree ka dito, di ba? Sabi ni Trumpkin sa kanya, I know the difference between giving advice and taking an order. I have given my advice, now it's time to take orders. So, gandang-ganda lang ako doon na kahit hindi ako agree sa plano, pero ito na yung napag-desisyonan ng authority ko, yan ang itsura ng respect. Hindi ko re-respetuhin kapag ako lang yung nasunod. Kumbaga, hindi ako susunod kapag agree lang ako sa plano. Kahit hindi ako agree sa plano, susunod ako. Yun ang totoo na pagpapakita ng respect. Respectful disagreement. Oh, of course, meron na mga iba pang mga usapin dyan na sa tono ng pananalita, kailangan na mag-agree to disagree. Sa tono ng pananalita natin, pwede mag-respectful tayo, magkaiba tayo ng opinion. Hindi kita kailangan pagtaasan ng boses, hindi kita kailangan atakihin, hindi kita dapat siraan dahil lang magka-disagree tayo. Mm-hmm. Pwede kong sabihin na okay, hindi pala tayo tugma and agree to disagree. Mga practical ways, bro. Any comment doon sa ano yan? Yung number lang, I cannot comment. Sige. Okay lang. Siguro yung napaisip ko sa number 2 pass at sumunod yun sa 2. Yung concept kasi ng pag-restore din sa brethren na nakagawa ng mali. Nagawan tayo ng mali. May part kasi doon na parang naka-impact siya sa concept ng respect kasi pagka may taong ginawan ka ng mali, di mo napapatawad. Parang may indirectly, parang ayaw mo na rin respetuhin eh. Parang may ganun ako nakikitang sense pa eh. Na parang yung hurt or yung tawag dito, yung pain. Dahil nga, hawak-hawak pa. At napakalaga talaga na nagpo-forgive ng iba. Dahil binibitawan natin yung ganung concept eh. Na i-embrace mo yung pain. Pwede mo yung bitawan at ipagkaloob sa Diyos. Para pag na-meet mo yung tao, imbis na una mo maisip yung nagawa niya mali, yan na doon pa rin yung sense of respect bilang sa imago day. Kahit doon lang kunin natin, minsan hindi naman natin pwede ipagpumilitan na patawarin at magpatawad. Pero dapat nagiging kusa bilang mga Kristiyano. So yun lang yung nakikita kong relation sa loob. Yun nga pas yung sa 1, 3, and 4. Marami talagang dimensions yung usapin ng respect. Talagang yung pag-iingat din sa usapin na pagiging public sa pag-show ng respect at sa private respect. Napaka-igit talaga at napaka-inam na hindi dapat kinakaligtaan ng mga Kristiyano. Part talaga ng duty natin at part din ng biyaya na alam natin kung itsura ng tapat na respeto. Alam natin yung tapat na pagiging magalang. At bilang mga Kristiyano, hindi tayo kinikilala bilang mga bastos na tao. Yung talaga, nakikilala tayo bilang mga magalang sa kabila ng kabastusan na binabato sa atin. At dito bilang parang alam sa sarili natin,
Hindi bilang parangal sa Diyos, kalwalhatian sa kanya. Dahil siya na nilalapas na ng creation, kaya hindi niya nililibol, kundi nag-a-abound pa sa pagpapatawad at sa patience. Mm-hmm. Kaya yun, pas. Yun yung additional comments ko na lang, in a sense. Imposible sa Kristiyano na kinahabagan ng Diyos na hindi maging magalit. Yun, parang yun talaga yung nakuha ko, pas. So yun lang naman. Salamat, pas. Salamat, brothers and sisters. Thank you, bro, sa mga reflections at sa mga question. Any other question at ganun din sa mga comments. Pwede tayo mag-raise hand or mag-chat. Si Deacon. Good evening, Pas. Good evening, Pas. Deacon Marlon. Hindi ko sinasabi yung pangalan eh. Sa mga nakakasama ngayon gabi. Maganda lang isipin yung disenyo ng Diyos pagdating sa respect. Kasi let's imagine a society na walang respect sa isa't isa. Makikita natin kung ano mangyayari. Anarchy, rebellion, continuous rebellion, to the point na patayan, yung aabot sa patayan. Maybe not physical death, pero kung karamihan is physical death sa isipan, pinisip mo mamatay na yung tao dahil di mo siya nirespeto. O yan, mabura na lang siya, mawala na lang siya. Mm. On the other hand naman, kung ang isang society, from family, to church, to government, usually, pa yung nagpa-flourish talaga pag may respect na nangyayari sa bawat isa. Yes, there will be a disagreement, pero pag sinunod yung, kumbaga, talagang ginawa yung pag-respect regardless of the differences, makikita mo magpa-flourish talaga yun mula sa family, sa family natin, despite of disagreement natin sa mga parents natin, pero pag sinunod natin yung respect natin, pag-discipline mula sa discipline, sa education, sa mga pagtuturo, sa mga gawain bahay, lahat yun, makikita mo na in the long run, ma-realize mo na napakabuti na i-honor yung mga magulang. Same goes with the government. Parang tayo mga Pilipino, we long, parang sinasabi natin, sana ganito yung leader ko, sana si ganito yung leader ko. Sana ganito, sana ganyan. Pero nakalimutan natin na tayo rin, wala rin tayong respeto eh. Kaya parang binabalahura na lang natin yung pinaka-smallest responsibilities natin eh. Simple yung pagtatapon ng basura. Tinatapon natin sa konsansan. It's a form of disrespect kasi wala kang pakailan sa impact sa ibang tao eh. Sa halimbawa, pasto na lang, sasabihin mo, itong baho nila yan eh. Parang doon pa lang, mga small things na kapag ginawa mo yung respect, magdodominate effect siya na hindi mo mamamalayan, mabuti na yun nangyayari sa society. Ganun din sa church, kapag kayo niya, nag-umpisa doon sa disrespect sa mga leaders, sa mga elders, mangyari, mag-uumpisa ka ngayon mag-grumble na. Isipin mo, sana may iba na lang pastor ko. Apektado na yung pakikinig sa preaching. The repetition follow. So, sobrang napaka... And yun nga, litigin natin, titignan natin sa history, yun yung pinakaunang kasalanan, yung disrespect ni Satan and naging rebellion and naging malalakot. Dito na tayo sa sitwasyon ngayon. Kaya yun, kaya napaka-gandang isipin na kung yung isang society talaga is priority natin i-respect regardless of differences. Napaka-gandang i-imagine siguro ng pamilya, ng church, and then ng government, vision natin. Ngayon lang pa sa reflection ka lang po. Salamat lang, Deacon, sa mga practical reflections na meron tayo. Si Queenie. Hello po. Good evening. Narinig na po pa. Yes. What if naman po sa case ng mga anak na with unbelieving parents, tapos hindi po sila, nagkakaroon po sila ng disagreement pagdating sa vocation or career na gusto kay porso ng anak. Tapos, ang standard po ng magulang ay kung ano yung in demand na work or sa case naman po ng mga babae na gustong
mag-asawa at mag-homeschool, dapat merong career at hindi nakikita yung value ng pagkakaroon ng pamilya. So, paano naman po yung disrespect sa area na yun? Thank you po. Ayun, thank you dun, Queenie. Totoo yun na nararanasan ng mga, lalo na ng mga Kristiyanong anak, lalo na sila ng mga nasa ilalim pa ng bahay, pamamahay ng kanilang mga parents. So, hindi ko to sinasabi na ito yung gagawin, ha. Pero si John, magkaiba si John Calvin saka si Martin Luther. Si Martin Luther, nag-aaral siya ng law. Kasi yun yung magandang trabaho sa panahon nila. Nag-aaral siya ng law. Pero nung naka-experience siya ng tragedy, yung muntik na siyang tamaan ng kidlat, bigla siyang napasumpa sa isang santo na magmomonk siya, magpipriest siya. Iniwanan niya kaagad yung paglolo niya. Kahit na yon ay actually, yun ang gusto ng magulang niya sa kanya. Pero dahil doon sa naging spiritual encounter niya at naging vow niya sa harapan ng Diyos, dinisregard niya yung sa magulang niya. Pero kaya hindi medyo maganda yung naging relationship nila. Si John Calvin naman, ibang-iba siya. Si John Calvin, ang gusto ng magulang niya, lalo na ng tatay niya, mag-law siya. Kahit hindi yun yung gusto niya. Pero tinapos niya yon. After niya mag-law, saka siya nag-aral ngayon nung gusto niya after that. So, pareho itong reformer, magkaiba yung ginawa nilang take sa magkanya-kanyang buhay nila. So, kaya tayo, kung ang mga mananampalataya yung anak, tapos unbelieving yung parents, totoong magkakaroon dyan ng dilema. Pero kung hindi naman kasalanan yung inutos ng parents at meron naman silang point na hindi pa makita ng anak ngayon, eh maganda na magsumunod sila sa gusto ng parents nila. Hindi lahat yan sa lahat ng situations. Pero merong kasing wisdom yung parents na hindi pa nakikita kaagad ng anak. Lalo na kung ang sinasabi ng parents ay ang kunin mo ay yung magandang trabaho, hindi naman mali yun. Hindi sinasabi ng parents yun para ikasama. Actually, hindi niya sinasabi yun para mapasama yung anak niya. Kabutihan pa rin ng anak yung iniisip. Kaya pwedeng in trusting sa wisdom na yun, pwede niyang kunin. Iyon. Tapos later, kung ano yung gusto niya, kung marirealize niya na dapat ba yun o hindi, pwede namang magkaroon ng pagbabago. Kasi nasa panahon tayo ngayon, ng totoo lang, sobrang dami nating options. Sobrang dami, pati pagkain, ang dami nating options. Kaya sobrang dami ng mga pagpipilian natin na mahirap na mamili at nasa panahon tayo kung saan sinasabi sa atin, ikaw dapat ang palaging mamili sa lahat ng decision mo. And it's not always the case sa mga tao sa kasaysayan. Palaging hindi ganun yung case. So perhaps, kung talagang tingin ng Kristiyanong anak, may mas mabuti siya na dapat tahakin, eh pwede niya naman i-convince yung parents niya. Hindi naman masamang mag-appeal. Dito papasok yung respectful disagreement. Yan sabi ni Arvin kanina. Pwede i-convince yung parents niya. Tay, ganito kasi yung mas maganda itong linya na to. Baka ano pong tingin nyo? So, nanay, ganito kasi ito yung gusto ko. Tapos tingin ko maganda naman ito. Pwede rin magkaroon ng ganong klase ng appeal. Yun ay tinatawag na proper na pag-appeal doon sa mga magulang. Isa yan sa binibigyan ng emphasis sa parenting ng mga parents. Dapat may hinahayaan din mag-appeal yung kanilang mga anak. Hindi naman palaging opposed, pero may lugar na kung saan pwede silang magsalita. So, baka nagre-raise ka ng hand, Queenie.
Yes po. Healthy po yung ganong household, ano po. Pero hindi po yun yung reality for most of us. What if naman po, hindi encourage yung ganon sa household na konting kibot mo lang, parang nagdi-disagree ka ng meron ka naman pong rason bakit. Alam mo po, binigyan ka naman ng wisdom ng Panginoon, kumbaga, siguro nag-a-agree din yung leadership sa church, kung active ka sa church. And ina-affirm naman po ng mga binigay na authority sa loob ng ano, sa pamilya ng Diyos, pero hindi sa sarili mong pamilya. Paano naman po pag gano'n na nakikita lahat ng disagreement mo na disrespect agad? Atak. Opo, sa magulang. Ayan, so thank you doon, Queenie. Reality yun. Isa naman yan, so kailang i-work out ng mga nasa authority. Katulad ng parents, katulad ng husband. Ako bilang husband, kailangan ko i-work out yon. Minsan nag-disagree si Lori, maliit lang, pero feeling attack agad ako. Hindi naman. Hindi niya naman ako ina-attack. Pero feeling ko, ayaw na ayaw niya na kaagad. So, yan ay sa position naman ng nasa authority, dapat magkaroon ng way or a space doon sa disagreement. At kung mananampalataya, meron ng ganong, lalo na sa mga hindi mananampalataya. Pero, ang pwede namang gawin natin doon, lalo na, kunyari, anak sa magulang nila, it takes work, pero kung hindi yung normal, maganda na i-introduce yun bilang normal. Kunwari, pwedeng sabihin yun, kunyari, hindi sa heat of the moment, sa magandang panahon. Kunyari, maayos na panahon, tapos sasabihin siya in a respectful manner, tatimingan mo, una ipagpe-pray, tapos tatimingan. Tapos ganun din, hindi rin dapat nating tuldukan na because of past experiences, kasi ganun yung nararanasan natin. Ay, dati, nag-appeal na ako, hindi naman tinanggap, nagalit agad. Therefore, ngayon, hindi na ako mag-appeal. So, hindi rin tayo aasa doon. Ang aasahan natin ay kayang magbago ng Panginoon, tapos pwede kong itry sa mga susunod na panahon at iseset ko yung panahon kung saan kailan ko ito pwedeng sabihin. So ayun, pero ang isa doon talaga ay building good relationship. Isa yun eh, very important. Pagkausap, kunyari magulang, tapos yung anak nila kinakausap lang sila kapag may disagreement. So dapat hindi ganon. Kunyari, kahit walang disagreement, kahit walang ano, kausapin, para, di ba, vice versa, yung mga anak, ayaw nilang kinakausap sila pag itatama lang sila. Ganon din yung nasa authority. Ang mga nasa authority naman, masakit mang isipin, pero may ganon din silang pakiramdam at tendency na kinakausap lang sila kapag may criticism sa kanila o kaya naman may disagreement sa sinasabi nila. So, general na kailangang i-work out yan ng lahat, actually lahat, isiset, ipagpe-pray ko ito, aasa ako na pwedeng magbago, hindi ko dapat isipin na permanent na to, ganun na hanggang mamatay magulang ko, ganyan na sila. Hindi totoo yun. At ganun din, kausapin sila, hindi lang kapag may appeal dun sa agreement. I think magiging helpful yun sa later na mga appeal at conversations. Thank you po. Ayan, other question or mga comments sa topic natin.
Pastor, ako po, itatanong po ako. Si Kiel. Go Kiel. Medyo connected po dun sa kanina. Pero, ano, paano naman po kung halimbawa lang po, yung handa na silang i-married, magbakasal, tapos okay naman sila, tapos yung pero yung magulang po, parang kontra. Ayaw silang ipakasal, pero gusto niyo yung dalawa. Papasok po ba yung disrespect doon? Yun po yung tanong ko, Pastor. Thank you doon, bro. Dito kasi sa usapin ng marriage, kasama yung pag-honor sa blessing ng mga magulang. So, kasama dito yung pag-agree ng mga parents sa kanilang mga anak. Maraming layers yun, So, una pa lang, yung pagiging magkasintahan, merong posisyon ng magulang at meron silang space na authority. Hindi naman ito ultimate, pero meron talaga silang totoong authority sa kanilang mga anak sa usapin ng pag-aasawa. Hindi totoo na sa lahat ng aspect ng buhay may authority yung parents, tapos sa love life wala. Meron. meron iyang part. So, dun pa lang sa usapin ng pagiging magkasintahan, hinihingi na kaagad yung blessing ng magulang. Ibig sabihin, lahat ng mga plano, lahat ng mga pag-uusapan, i-relay, kailangan dapat sa mga magulang. So, kunyari, ang magulang ay hindi payag doon sa pagpapakasal. Mahirap yon sa totoo lang. Mahirap yon kasi hindi magiging fruitful ang pagpapakasal ng hindi binless, hindi merong pagsang-ayon ng mga magulang ng mga anak. Kaya maging sa saligang batas natin, at a certain age, meron pang mga parental na dapat sa certain age. Meron doong agreement ng mga magulang kung sila ba'y nag-a-agree. Pero sa totoo lang, meron talaga na part yon. Kaya nasa kultura, nasa tamang pag-iisip ng mga magulang at sa tamang pakikipag-usap sa kanila yung sa usapin ng pag-aasawa. At hindi dapat iyon i-bypass basta-basta. May mga times na totoo naman, very unreasonable yung position ng magulang, it can be. You know, sometimes it can be selfish, it can be. Natin alam. Pero hindi dapat yun i-gawing negative kaagad lahat. Ang pagturing sa magulang in disagreement ay hindi dapat tugunan ng disrespect agad. Kailangan tignan yun. Bakit nga ba? Baka may point talaga sila. Lalo na, usapin niya ng love life, eh talagang masidhing-masidhi. Ano yan? Meron talaga yan na sense na gusto mo kaagad mangyari kahit ano man yung mangyari. Eh, kailangan mag-step back and then think respectfully pa rin sa magulang. Bakit nga ba? May point ba sila? Ano ba ang kailangan natin pag-usapan dito? Ano ba ang dapat na gawin? At meron namang form at place again ng appeal. Pwede ulit mag-appeal yung anak. Nay, tay, baka pwede na. Ano bang tingin nyo? Ipag-pray natin to. Next time ulit, kausapin ulit. Nay, tay, anong tingin nyo? Pag-pray natin to. Next time ulit. katukin mo ng katukin. itry mo ng itry at ipag-pray mo ng ipag-pray. And maganda
yung ganon na talagang hindi natin tinutuldukan kung alam naman natin na yun ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero papasakop tayo sa providential na binigay ng Panginoon. Magkakaiba tayo doon. Pero part yan ng providence ng Diyos. Yung binigay na magulang sa'yo ay hindi yung magulang ng kapitbahay. Yung magulang ko ay hindi binigay sa'yo. Yung magulang mo ay hindi binigay sa akin. Specific ang Diyos dyan. Yung plano niya na magulang na binigay sa'yo, siya may plano niyan. So part yon ng respect sa kanila na alam natin may tinuturo yung Diyos sa atin. May tinuturo na hindi ko pwedeng ikumpara sa iba. Bakit sila magulang ko? Kung iba magulang ko, okay sana. Mali. Ang dapat na maging tugon doon, anong tinuturo sa akin ng Panginoon when it comes to respect, lalo na sa hard times. Ganitong mga hard times na hindi ako yung nasusunod. Yung anak ko, 2 years old pa lang, pero pag nagpiplis siya, tapos pag hindi nasunod, iyak. Ibig sabihin, gusto niya, pag nagplis siya, sunod agad. Eh, hindi ganon. He should deal with me. kailangan niya i-deal kasi ako. Kami ni Loring binigay sa kanya eh. Kailangan i-deal eh. Sana maintindihan niya yon, pero may times na hindi niya maintindihan, at sa times na hindi niya maintindihan, kailangan niya magtiwala, at pag medyo malaki na siya, he can appeal. Pwede niya ako kausapin. Pwede niya sabihin, pa, baka pwedeng ganito. So, tapos yun, hayaan natin ang Panginoon ang kumilos. Pero hindi natin dapat ay ipagpilitan na not negligent. Parang, dahil hindi kayo payag, ayoko na sa inyo. Yun ang hindi dapat gawin. So, Kel, baka may follow-up ka. Kumbaga, parang tatlo yung tama ba yung word? Parang mahihirapan ka. Kumbaga, kasi syempre, sa pastor ka muna, tapos doon sa taong yun, tapos yung magulang. May stage. Mm. Yes. Ganun ka, parang yung butas ng karayom, papasukin talaga. Hindi ka tulad sa sa mundo na parang Kayong dalawa lang kayong dalawa lang usap. Oh, yun nga po. Kaya ibang-iba po talaga na may stage pa eh. Yes. Yun lang po. Yes, tama. Ang palaging sinasabi ni Doug Wilson, ang love life ay hindi sa pagitan ng dalawang tao. Ang love life ay sa pagitan ng 6 na tao palagi. Ang love life ay hindi sa pagitan ng... Sabi ni Doug Wilson, ang love life daw ay sa pagitan ng lalaki at dalawa niyang magulang, at sa babae at dalawa niyang magulang. Ganon din sa inang Diyos yung love life sa pagitan natin. Yung mga pastors, may authority lang sila sa usapin ng guidance, sa pag-counsel tungkol doon, pero hindi dapat mag-disagree yung magsasabihin ng ang pastor, sasabihin nila, huwag mo sundin ang magulang mo. Eh, hindi ganon. Normally, dapat paayusin iyan. Dahil ang unang pananagutan nila, ang unang authority nila ay yung magulang nila. Tapos, of course, sa mga spiritual matters, yung pastor nila. So, ayan. So, tama yung sabi mo, Kel. Dadaan sa butas ng karayom. Sa mundo, ang sinasabi nila, you and me against the world. Pero sa Christian faith, you and me and our parents before the world. hindi sila kaaway. Hindi kalaban dapat. At thank you doon, Kel. Baka may ano ka doon. Grabe yung description mo, butas ng karayom, ah. sabi ni Queenie, yung blog and ma-blog. Yeah, sa YouTube.
meron sa YouTube niya. Ayan. Oh, mas kabisado pa ni Queenie. Hindi ko nga alam yung isa eh. Hindi ko nga alam yung Dear Dawson at Dear Darla eh. Hindi ko alam yun. But anyway, maganda yan. Sige po. Any other ano, comments or questions? Si CJ, go bro. Gulat ako bro, gising ka pa. Sige, hello, CJ. Po. Rinig po. Yes. Opo. Wait lang bro. Ma, may nag-record yata si Deacon Marlon. Hindi ko po alam kung... Ay, si Deacon Gino pala. Pero hindi ko lang alam kung natuloy. Ayan, sige, go CJ. Sige po. Siguro gusto ko lang po ulit daanan yung nabanggit ni Arvin yung sa question niya, yung disagreeing respectfully. Ano po ba yung dapat i-exercise natin to make sure na hindi tayo nagkakross ng line na nagiging disrespectful tayo? Kasi sa ngayon, ang na-observe ko and na-mention din naman kanina is yung tone. Siguro papasok na rin dun yung choice of words. Kasi when it comes to the intent, kung like for my for myself as an example, hindi ko naman motive na i-disrespect yung tao, pero siguro na doon ako natitisod sa tone ko or sa choice of words. Ano po bang ma-advise nyo or siguro ba bilang isang Kristiyano, paano, how do we discern na like pag after nung encounter na yun, hindi ka magkakaroon, alam, parang disrespect ko ata si ano ah, ganyan. Paano po ba natin ma-check yung sarili natin? Depende yun, bro. So, kung wala naman tayo intention to disrespect, maganda yun at dapat i-cultivate talaga yun. Pero hindi lang kasi ang usapin ay i-mortify yung disrespect, pero i-cultivate yung respect. So hindi ako nagdi-disrespect. Ngayon, ang ginagawa ko ay non-respect. Parang neutral lang ako. O hindi ganon. Ganon ang ginagawa natin sa mortification of sin, sa cultivation of graces. So hindi ko lang dapat patayin yung disrespect. Kailangan i-cultivate ko palalo. Ibig sabihin, how can I show? Ang kumbaga, hindi ko intention na mag-disrespect. Kailangan ko na maging intention ko na i-respect. Ibig sabihin, meron ako mga intentional na gagawin para ipakita yung pagrespeto. So, ayan, lalabas na yan sa choice of words, lalabas na yan sa actions, lalabas na yan sa mga decisions, lalabas na yan sa priority. So, I think magandang i-cultivate yun na hindi lang ito iniiwasan na, ay, hindi naman ako nagkakasala ng disrespect eh, but am I cultivating? Yung, kumbaga, sinasadya ko bang magrespeto? Hindi ko naman sinasadya na makapag-disrespect. Kung hindi, kailangan intentional ako. Meron akong aim, mag-goal ko talaga is to do respectfulness. Before, nung nasa Shepherd's Angels pa tayo, na church, yung chapel, nung pandemic, medyo pandemic pa nun. Nandun pa yung chapel natin. During lunchtime, bibili lang kami ng ulam ni Lori. I think hindi pa siya buntis noon. Ayan, or buntis siya bago pa lang. So, naglalakad lang kami doon, bumili kami ulam, okay naman. Tapos pag-uwi namin ng bahay, after nung church, sinabihan niya ako na pinagtataasan ko daw siya ng boses. So, yung sinabi mo, ganun yung nasa meron ako, bro. Hindi ko intention. Parang
actually clueless ako. Talaga ba tumaas pa yung boses ko? Eh public 'yun eh, nasa labas. So siya mas ano siya, mas alam niya na mas sensitive siya na pinagtaasan but ko siya pinagtaasan ng boses. So ako wala akong intention. So hindi ko talaga alam 'yon. Pero reality, tumaas yung boses ko. Hindi ko may mga hindi tayo napapansin na ginagawa pala natin na disrespectful sa iba, lalo na kung again, immediate sa atin, hindi to ibang tao, hindi to malayo sa atin. Yung talagang nasa family mo, nasa circle na providence binigay sa atin ng Diyos. So, ang kailangan kong gawin doon, o ang una kong ginawa noon is kailangan ko maging mindful sa boses ko. Kaya palagi kong naging maingat na ako na hindi ako nagsasalita nang hindi nag-iisip. Palagi na watchful sa tone ko. Iniisip ko na. Hindi, kasi may auto tayo eh. Ganon. Auto-talk. Nasanay na akong ganito, therefore ganito na ako. Hindi pwede. Hindi pwede yung sabihin na, ganito na talaga ako dati eh. Sino may sabi na kung ganito na ako dati, hindi ko na pwedeng baguhin. Hindi pwedeng sabihin sa harapan ng Diyos yun. Hindi pwedeng sabihin sa Diyos, eh, Panginoon, nasanay na ako eh. Pero hindi sapat yon, hindi sapat na hindi ko lang maging mataas yung boses ko, kailangan maging intentional pa ako to show respect sa kanya. Kaya yun, may mga ginawa akong mga inisip ako na kapag may ginawa siya sa akin, magte-thank you ako thank you Lori, ayan. Tapos pagka naging intentional ako doon sa part na yon, so i-mortify yung mga disrespectfulness, tapos i-cultivate yung respectfulness. Hindi ko pwedeng hayaan na hindi naman kita pinagtataasan ng boses. Hindi, sa harapan ng Panginoon, am I doing yung necessary na mag-grow dapat eh. Mag-grow dapat yung honor. Tapos yun, ginagawa niya rin sa akin yan. Watchful din siya. Never akong pinagtaasan ng boses ni Lori. Sa years. Hindi naman sobrang tagal na ng marriage namin. Magpo 4 years pa lang. Pero masasabi ko, ever since nagpakasal kami, never niya akong pinagtaasan ng boses. So, may room or may result. Ayun okay. Po. Thank you po. Ang ganda nung yung sa intention to respect. Saka yung nabanggit mo yun sa family, yung sa upbringing, kasi totoo yun, relate ako dun, like, yung sa family ko, more on, mga Batanggenyo, matatapang yung punto, yung mga, so, ayun, yun lang naman, Pas. Thank you po. Tapang ka pala, ha? Kaya palang tapang ng motor mo, ha? Thank you, Pas. Sabi yung motor ni CJ, nagsasalita eh. Sabi nung motor ni CJ, matapang ako. Tapang-tapangan lang yung tapang-tapangan. Anyway, thank you. Maganda yung question mo bro kasi na-emphasize natin yung cultivate, may cultivation aspect. Oo. Hindi siya dapat ano na parang neutral lang. Sige, other question po or mga comments? Baka napindot mo lang, ma, yung ano? Chat? Ayan, napindot na ngayon. Ayan, sige po, other concerns or mga comments or question? Time check 11:03. Going once, twice. Sige po, manalangin tayo. Isasama po natin sa prayer yung mother ng isang diko namin na nasa ospital, breast cancer, pero naka-confine pa rin siya ngayon at isama rin natin sa prayer na dahil gumaganda yung
condition niya, pero nasabi nung deacon namin na hinahanda rin sila ng doktor for the worst. So let's pray for miracle ng Panginoon doon. Let's pag-pray din natin yung naging study natin. Sige po. Next Monday, ang topic ay ritualism. Yung pagiging ritualism. So, sige po, let's pray. Ama namin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay sa amin ng panahon, makapag-aral tungkol sa sin ng disrespect. At ito'y hindi maliit. Ito'y malaking kasalanan, O Diyos. Hindi man kasing laki ng ibang mga kasalanan, pero ito'y malaking kasalanan pa rin. At humihiling po kami sa inyo ng paggabay nyo sa amin bilang mga mananampalataya na magningning yung aming pagrespeto, O Diyos. Tulungan nyo kami to honor in this dishonoring world, to be honorable in this disrespectful world, Father. Tulungan nyo po kami dito, aming Ama. At hinihiling ko po maging ang aming magulang ng aming deacon na si Deacon Harvey, na si Tita Be, na sana po ay magmilagro kayo at pagalingin nyo siya dito sa karamdaman na meron siya. Hinihiling ko po, Ama, na bigyan nyo siya ng mabuting kalusugan at nagpapatuloy na progreso ng kanyang kalusugan. Pero alam namin, she is deteriorating at kumakalat po ang cancer sa kanyang iba't ibang bahagi ng katawan, tulad ng utak, sa buto, at maging sa lungs. Kaya umaasa kami, O Diyos, sa hindi natural na paraan. Umaasa kami sa milagro mo. Humihiling kami na pagalingin niyo siya sa kabila ng lahat ng mga sinasabi ng mga doktor. Humihiling kami, O Diyos, ng mirakulo galing sa mabuti mong kamay para sa aming diakono at sa kanyang nanay. At hinihiling namin na bigyan niyo ng paghanda ang kanilang family, bigyan niyo ng salvation si Tita Be sa lahat ng mga gospel na napakinggan niya, at maging ang family nila, ihanda niyo po sa pagharap nito, at sila rin ay makakita ng katotohanan na maikli ang buhay, at ganun din, O Diyos, ay bigyan niyo sila ng katotohanan na kailangan tumingin kay Jesus para sa buhay, labas sa buhay na to. We plead before you, O God, for the Doliente family. Hinihiling ko rin po, O Diyos, sa pag-aaral namin na ito po ay makonsider namin, mapag-isipan at mag-grow kami dito sa virtue ng respect, at ganun din, O Diyos, sa mortification ng disrespect. Pagpalain niyo po ang mga kapatiran na nakasama namin kanina hanggang ngayon, at pagpalain niyo po ang kanilang mga tulog at pahinga ngayong gabi, at maging sila ng mga magsisimula pa lang ang araw, maging sila, O Diyos, na may graveyard shift. Pagpalain niyo po sila ng lakas para sa kanilang pagkakaroon ng trabaho. Give them strength. Maraming salamat po, Ama namin, at tinataas namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.